Magandang hapon po ulit. To introduce, para po sa ating pangalawang speaker, and let me introduce ang tagapagsalita ng pinaka-aktibong public historian sa telebisyon sa bansa. Siya ay nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication sa University of the Philippines, Diliman. Siya po ay nagtapos ng BA at MA kasaysayan at kandidato o magtatapos ng PhD sa Antropolohiya sa University of the Philippines, Diliman. Ang kanyang tinatapos na disertasyon ay tungkol sa paghahanda ng translasyon para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno ng Quiapo. Kasamang nagsulat siya rin ng aklat na Bonifacio, ang unang pangulo at ng bayani ng biographies, Andres Bonifacio. Naglathala rin sa iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko. Siya rin ay naging consultant ng History with Lord sa TV5 at ng mga teleseryeng Katipunan at Ilustrado sa GMA7. Lumika ng Showtime Television segment na pinanood na pinapanood ngayon ng mga estudyante at guro sa buong Pilipinas. Nagsusulat din ng column sa The Manila Times tuwing Martes. Siya ay kamakailan na ay pinangalanan ng Esquire bilang isa sa 100 most powerful Filipinos. Wala pong iba kundi si Professor Michael Charleston Shaw Bichua. Palakpakan po natin siya. Ayan, maraming salamat kapatid. Makasaysayang hapon po sa ating lahat at makasaysayang hapon din kay Father Fadul. Salamat po sa inyong panyaya at sa inyong pamangkin niyo ito, no? Si Jel Fadul, na kilala ko ho yan a few years back, bagong teacher lang po ako noon. Isa siya sa mga nanood nung pinakaunang talk ko noong 2005. So, kaya sabi ko hindi ko siya makakalimutan kasi inanyayahan din niya ako sa ibang pagkakataon na magsalita. Akin din pong binabati ang ating mga televiewers sa ating Facebook Live. Naka-live pa ba tayo, sir? Pero hindi ko makita yung camera. Saan? Ayun! Yan, makasaysayang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga televiewers sa FB Live. Okay, so ano po, no? Binigyan na po tayo ng importanteng mga impormasyon tungkol sa mahal na birhen ng Antipolo ng ating hinahanga ang autor eklesiastiko, si Sir Michael de los Reyes. Ang akin po ay kasaysayan. Pero pag kukonektahin natin, Antipolo, Rizal, Binyan, Kalamba. So, ang gusto kong ikwento sa inyo, isang batang taga Laguna. Ano man tawag sa inyo sa Laguna? Langguneño ba? Ano? Langgunense? Kasi sabi nila, ano yung pangalan ng lalaking taga Laguna? Langgunese daw. Yung babae, Langgunesa. Yung anak, ano daw? Langgunisa daw. Nagbibiro lang po ako. So, syempre, dahil kayo taga Kalamba, kilalang-kilala ang bayan ninyo dahil po sa isang tao. Wala akong iba kundi ang ating national hero na sigat, Dr. Jose Rizal. So pag-usapan po natin yung kanyang kabataan dito sa Kalamba. Kasi gusto kong ikwento ito dahil kayo lahat ay mga batang Kalamba. Tama po ba? Diba? So kahit po yung mga hindi na bata,
kasama po kayo dito. Kasi lahat po tayo, lahat po kayo dito ay batang kalamba. At ang kanyang mga paniniwala, no? Girl, abaka buksan. On. Baka kailangan kong iyan, no? Kailangan mo ilagay laptop dyan. O, lagay mo na lang dito, girl. Girl. Mamsiya. Mamsiya. Naiiyano akong mag-adlib kasi dapat formal po tayo dahil nasa harapan tayo ng sanktuaryong banal. Banal po ito, no? Hindi ho dapat natin to, kaya hindi ho ako pwedeng magbiro ng napakarami, ano? Oho. Igalang po natin ang sanktuaryo. Okay. So, Batang Rizal, ayan, salamat po muli sa parokya ng San Isidro Labrador at salamat po, napaganda ng inyong presentasyon sa ating mahal na Birhen. Yung pumagan itong mga, ano, ito'y tagumpay. No? Tagumpay. Salamat po at congratulations sa matagumpay na pagbisita ng isang pilgrim image ng Birhen ng Antipolo. Kung meron po tayong mga katanungan pa, ay akin po kayong inanyayahang mag-subscribe sa ating YouTube at TikTok. Follow me on my social media accounts and may website po tayo kung sa kasaysayan, xiaochua.net, bangkanisiao.wordpress.com. Okay. Topic po natin, Gat Dr. Jose Rizal. Alam nyo ba na si Gat Dr. Jose Rizal ay mayroon po siyang isang akda na ginawa nung siya ay teenager na kinikwento po niya ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa kanyang paglaki. Opo. At sa pagkakaliwat na po sa ating pambansang wika, ito po ang kanyang kwento sa kanyang sarili. Babasahin ko yung pinakaunang paragraph. Ako'y pinanganak sa Kalamba noong 19 Hunyo, taong 1861, sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Ilang araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan. So, na-envision natin yung kanyang pagkasilang, ano? Noon ay isang araw ng Miyerkules at ang pagsilang ko sa bayang ito ay maaaring magnatigmak sa mga luha kung hindi ipinangako ng aking ina bilang pagtupad sa isang panata sa mahal na Birhen ng Antipolo ang pagdadala sa akin sa kanyang simbahan. Unang paragraph pa lang ng kanyang buhay, kinilala niya ng kanyang pagkasilang sa mundo ay hindi sana natuloy na udlot o nagkaroon ng masamang pangyayari kung hindi dahil ipinangako siya sa Birhen ng Antipolo. Na sa kanyang pagtanda, siya po ay tutungo doon, magpipilgrimage, peregrinasyon. Pag sinabi natin pilgrimage, ito'y paglalakbay kung saan binibigyan mo ng sakripisyo ang sarili mo. Hindi ito magmamasyal. Ang pilgrimage ay hindi pamamasyal. Pwedeng isama yon, pero hindi yon ang pangunahin. Ito'y paglalakbay na may pagdarasal. At pagpapahalaga. Alam niyo, Sir Michael, ano, ang mga bayani natin, yung kanilang paglalakbay patungo sa mga revolutionary sites, tinawag din nilang peregrinasyon. Oh? Ibig sabihin, hindi ito katuwaan lang. May seryoso itong adhikain. Oh? Kundi alalahanin ng kasaysayan, pinakamahalaga, ay manalangin. Oh? So yan po ang napakagandang kwento ni Rizal. Alam po natin na siya isinilang kay Doña Lolay, Teodora Alonso, at Francisco Mercado, Don Kikoy. Oh? Si Doña Lolay, si Don Kikoy, medyo tahimik na tatay. Siya yung disciplinarian. Siya yung traditional na tatay. Pero ang maganda sa ginawa ni Don Kikoy, siya po ay in-expose niya sa kaalaman yung batang Rizal at saka yung pamilya Rizal. 1,000 daw yung kanilang aklat sa kanyang bahay. At ang masaya pa dyan, pinatayo ni Don Kikoy ng kubo si Rizal para doon siya maglalaro. Oh? At
nag-uukit-ukit siya ng kung ano-ano doon. So mahalaga yung pag-uukit, mahalaga siya sa kwento natin mamaya kasi may magmamanifest doon sa kanyang pag-uukit. Oh? So nung una nag-uukit siya sa clay, Napoleon Bonaparte, pinagtatawanan siya ng mga kapatid niya, sabi niya, ah, sino yan? Si Napoleon ba yan? Di naman si Napoleon yan eh. Ikaw yan eh, laki ng ulo. Pepeng tarat. Lumalaki ang ulo pag nagugulat. Tapos sabi ni Rizal, batang Rizal, sabi ng mga kapatid niya to, kwento ng mga kapatid niya to, pagka ako'y namatay, makikita ninyo, gagawin nila akong monumento. Batang Rizal yan, ha? Hmm. So, ito yung isang kwento ng kanyang nanay na napakahalaga nating makita. Una sa lahat, by the way, tinuruan ng kanyang nanay na isang matematisyan, no? Siya po ay mathematics po ang kanyang major noon sa secondary education, Colegios de Santa Rosa, na tinuruan niya ito ng yun, pagbibilang, tinuruan niya ng mga iba't ibang wika at tinuruan niyang manalangin. Religious po si Doña Lolay. Kaya tinuruan niya na manalangin ang kanyang anak. Oh? Pero may isa pang itinuro si Doña Lolay. Yung kwento ng gamu-gamu. Napakahalagang kwento ito. Alam niyo na ito, di ba? Oh? Merong isang gamu-gamu na gustong lumapit sa apoy ng lampara. Ang tawag ko sa kanya, siya yung the foolish moth. Ang lakulokong gamu-gamu. Bakit? Sabi ng nanay niya, nak, huwag kang lalapit dyan, masusunog ka. So, eto na nangyari, di ba? Paglisa ng ina, sabi sa musical, kakantahin ko na lang. Paglisa ng ina, gamu-gamu ay nagpasya, unti-unting lumapit sa apoy ng lampara, habang lumalapit, kanyang nadarama, kay sarap na init, di dapat magamba. At siya ay binulag nitong kapusukan, lumapit ng lumapit, walang pakundangan, kay sarap na init, bigla ang bumagsik. At siya ay tinupok, simbilis ng saglit. So, patay! Tegi bum bum! Ang gamo-gamo. Ano yung aral kay Rizal na gustong ipakita ng nanay niya? Alam niyo po, eto yung aral. Huwag kang susuway sa iyong nanay. Tama, di ba, mami? Totoo yun. Huwag kang susuway sa nanay mo. Pero, sino yung lukulukong gamo-gamo? Alam niyo kung sino yung gamo-gamong lukuloko? Si Jose Rizal yun. Siya yung sumuway sa nanay niya. Bakit? Ang bili ng nanay niya sa kanya, huwag kang lalapit sa apoy. Ang sinisimbolo ng apoy, edukasyon. Anak, huwag kang magpakatalino. Sa panahon ng ating mga Panginoong kolonyalista, sa ilalim ng Espanya, pag ikaw ay napakatalino, mabibitay ka, tulad ni Padre Jose Burgos. Pero anong ginawa ni Rizal? Sinuway niya yung nanay niya. Lumapit ng lumapit, dire-diretso sa apoy. Nagpakatalino. Tuloy-tuloy. Pinatay. Para yung mga susunod sa kanya na maghahanap ng edukasyon ay hindi na kailangang mamatay dahil nagsakripisyo na siya. Ganon po kahalaga ang edukasyon. Sinasabi ni Rizal, kayong mga nasa panahon ngayon, di ba sabi, batiin nyo ang bukang liwayway. Dahil kami hindi na namin maaabutan ng bukang liwayway, alalahanin nyo na lang kami. Mag-aral kayo, kasi nung unang panahon, hindi yan ibinibigay sa amin. Sa mga Pilipino, sa ordinaryong Pilipino. May mga naswertehan namin dahil may mga magulang kaming maayos ang kalagayan. Di ho ba? So yan po ang leksyon
ng gamugamong munti. Isa hong idolo ng batang Rizal ay wala hong iba kundi ang kanyang Kuya Pasiano. Si Kuya Pasiano ay kaibigan ni Padre Burgos. Oh? Kaya sabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ni Padre Burgos, huwag mong babanggitin yung nangyari noong 1872, si Tentaydos, El Terror de si Tentaydos. Yan po ay humihingi lang ng pagkakapantay-pantay sa kaparian. Pero ang nangyari po ay binitay po sila. Bawal yung banggitin. Pero anong ginawa ni Rizal? Binanggit niya sa El Pili. So anong ginawa ng mga Kastila sa kanya? Pinatay siya ngayon. Di ho ba? So yan po ang nangyari dyan. Yung Kuya Pasiano niya, yan po ang nagturo sa kanya maging makabayan. Ayaw po niya magpalitrato. Lalo't siya'y naging general ng revolusyon. Kaya yung kanyang litrato po, iisa nung siya'y nabubuhay pa. Eto po yun. Ang nangyari ho dyan, stolen shot. Yumuko po yung kanyang pamangkin. Yung puwit po nung pamangkin niya yun, ano? Tapos saka kinuhanan ng litrato. Para surprise, o nakuhanan tuloy siya ng litrato. Alam niyo yung pamilya Rizal na namuhay po sila sa maganda ho ang kanilang asal, ang iba sa kanila naging miyembro ng katipunan, mga babae. Oh? Mahal po nila yung kanilang bayan. So, hindi nagsisimula o hindi pinapanganak ang isang bayani. Ito po yung nagsisimula sa tahanan. Paano po ba natin tinuturuan ng ating mga anak ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan? Oh? Hindi pa perfecto ang pamilya ni Rizal, pero naroon yung pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Yung bahay po nila medyo maganda, pero hindi kanila yung lupa dito dahil ito po yung lupa ng mga Dominikano. So, meron silang sugar dito na plantation, pero nag-renta lang sila sa mga Dominicans. Eventually ho, nung hindi na ho kinukuha ng Europa yung sugar dito sa Pilipinas, mawawala ng kitang pamilya Mercado, hindi na sila makakabayad sa mga Dominicano. Palalayasin po yung mga taga-Kalamba dito. Kaya yung bahay po nilang yan, naiwan po yan, eventually nasira, nawasak, wala na, nireconstruct na lang po yung ating bagong bahay ngayon. Ang mga Kalambenyo po ay napaka nature lovers po. Bakit? Namiyan lang ang paligid nyo, ang Bai, Laguna de Bai, ang lawa. Tapos, backdrop nyo rin ang Bundok Makiling. Di ho ba? At yung Bundok Makiling, at dinescribe po ni Jose Rizal sa kanyang mga memoirs, kung ano-ano po yung mga bagay na makikita sa kanyang bakuran. Diba? Mayroon siyang mga iba't ibang mga halaman na binanggit sa kanyang mga bakuran. So, nature lover. At hindi lang nature lover, no? Siya po ay animal lover din. So, may mga dinidescribe siya na kanyang mga aso, na inalagaan nung siya ay bata pa. Kaya yung, alam niyo yun, yung monumentong may aso, touch na touch ako dyan kasi nung 150th birthday ni Rizal, dyan po inala yung bulaklak sa batang Rizal. Ang ganda, di ba? Birthday ni Rizal, ang inalayan yung batang Rizal. Ang kabayanihan ay itinuturo sa bata, kabataan pa lang, para sa kanyang pagsibol. Ayan. So, sige. Okay na yan. Isa pong mahalagang personahe po sa buhay ni Rizal ay ang kanyang yaya. Oo. Ang dami niyang bahagi dito sa kwento ni Rizal. Sa mismong pagkukwento niya, lagi niyang binabanggit yung yaya niya, si Aquilina Alquitran. Oh? Yaya Lina. Na nategi bumbum nung panahon ng kolera. Sumakit ang loob ni Rizal doon.
Pero itong yaya niya, nung bata ito, loko-loko ito. Bakit? Di ba, may asoteya sila dun sa bahay? Asoteya, yung balcony. Tapos yung Mount Makiling nandun. Alam niyo ba maraming namamatay sa Mount Makiling? Madaming patayan dun eh. Alam niyo bakit? Kasi Makiling eh. Makiling. Sorry. Patawarin niyo po ako. So, Makiling. De, so, joke. Kita mo yung Mount Makiling eh, di ba? After dinner, anong gagawin ng yaya na ito? Magkukwento ng tungkol sa mumu sa ilalim ng puting ilaw at ano? Dilaw na buwan. Oo. Yung buwan mo nagmamahal sa demokrasya yun eh. Kasi dilawan eh. So, ito pa yung ginagawa ni Yaya Kilina. Dadalhin niya sa kakahuyan. Ang suspetsa ko, ang malapit na kakahuyan sa bahay ni Rizal, yung Lecheria Hill. Lecheria. Kung saan nandun yung ano, watawat ng lahi, di ba? Nabisita na kayo sa watawat ng lahi? Yung statue ni Rizal na parang Statue of Liberty? O hindi nyo alam yun, taga dito kayo eh. Hindi nyo magpunta kayo doon, girl. Akyatin nyo yun. Pwede nyo akyatin yun, no? Exciting. Excursion, no? Oh, anyway. Doon sa lugar na yun, dadalin ni Yaya Aquilina si Rizal sa gabi, ha? At doon sila magkukwentuhan ng mga mumu at saka mga maligno, mga aswang. Oh? So, Rizal is, of course, babadsa doon sa folklore natin. Yun ang maganda doon. Kahit mayaman sila, babadsa sa folklore. Of course, may time na kailangan na mag-study ni Jose Rizal. Dati, kung mag-i-study ka, bago yung formal education, pwede kang mag-aral sa isang pare, tulad ni Apolinario Mabini, sa parokya. O mag-aral ka sa isang teacher na lokal. So sina Bonifacio yan, nag-aral sila sa mga local teacher. Si Rizal, ganun din. Pero may magaling na teacher daw, ang pangalan, Justiniano Cruz. Dinala siya sa Binyan ng kanyang mga magulang. So ito yung mapa ng Laguna na dinawing ni Rizal mismo. At ito yung lumang larawan ng Binyan. Oh? Now, may favorite uncle siya. Ang pangalan, Jose Alberto. Taga Binyan ito. Anak ito ng dating representante sa Cortes ng Pilipinas. So, yung bahay nito, mansyon. Half-brother ni Doña Teodora. Dahil si Doña Teodora ay siya yung legitimate. Illegitimate si Doña Teodora. Anak yata siya nung yaya. Naku, sana tama ako, ano? Minsan, no, nakakalawang din ako, so i-check nyo na lang yun. No? Hindi ako perfecto, no? Now, whatever that is, basta illegitimate siya. So, sikat na pamilya to. Doon sa isang memoir ng isang foreigner, hindi ako nagkakamali kung si Yagor yun o si Duke of Alencon o si... Yung trip to Mahayahay yata yun eh. Nabanggit yung bahay na yun sa Binyan ng isang foreign traveler. Ganon siya kasikat yung bahay. Okay. Tingnan nyo to. Alam nyo to, di ba? Yan yung monumento ni Rizal. Yan yung tinayo. Pero sa contest, hindi yan yung nanalo. Motostela ang pangalan niyan, Guiding Star. Ang nanalo yung The Martyr of Bagumbayan ng isang Italiano. Tingnan nyo kung itsura ng Rizal Monument kung sakali. Maborloloy, Italiano gumawa. No? Kung naitayo siya, ganyan ang itsura niya ngayon. Nakikita nyo, mga kaibigan? Ganyan siya.
O bakit ito pinapakita yan? Kasi sa bayan ng Binyan, may monumento kay Rizal. Hindi natuloy yung design, di ba? Pero tinuloy siya in another way sa Binyan. Yung monumento ni Rizal sa Binyan, may pagkakahalin tulad ng kaunti doon sa Almartir de Bagumbayan. Ito po yun. Tita nyo, may apat na poste, may mga figure sa ilalim. Kaso ang nawala lang dyan, yung si Rizal hinahalikan ng anghel. Sa Baliwag, Bulacan naman yung tinayo, yung hinahalikan ng anghel si Rizal. Oh? So, eto na. Nakita nyo yung bahay doon? Sa likod ng monumento? Sobrang laking bahay niyan. Yan tawag dyan, Alberto House. Okay. Mamaya may kukwentuhan tayo tungkol sa nangyari sa Alberto House. Eventually, ang nangyari dyan, napabayaan. Napabayaan, tapos nag-cave in yung bubong bigla, 2012. Yun pala, yung mga may-ari, gusto na nilang ibenta at kinukuha na yung mga materyales. Dinadala na pala sa Bataan. Ganyan po kalaki yung Alberto House. Nirecreate nila with the old materials in the old house. Pero nasa Bataan na po ngayon. Nagpunta po ako dyan noong ako'y bumisita sa Binyan at binigyan nila ako ng isang tipak na brick. Sabi ko, pag nagkabahay ako, ilalagay ko yun doon. Tapos kakukwento ko sa mga anak ko, yung kamag-anak ni Rizal, tumira dyan sa brick na yan. Oh, di ba? Anyway, ayan po. Eventually po, nabili po ng local government niyang lupa na yan at ipinatayo na ulit. Pwede niyong mapuntahan. Kalahati lang. Kasi yung dapat na kalahati nung, yung katuloy ng house, nakuha na ho ng iba property. So kalahati lang yung na-reconstruct nila. Ibang property na ho yung nandoon sa kabila. Alright, so si Young Rizal, dinala ni Kuya Pasiano. So iyak nang iyak si Rizal, iyak nang iyak. Kasi mawawalay na siya for the first time sa kanyang pamilya. Oh, first time mawawala. So si Rizal ay, ayan, ito yung kanyang diary, ito yung kanyang memorias na sinulat. Hindi siya tumira doon sa bahay na malaki. Hindi siya tumira doon. Apparently, may mga issue na. So tumira siya sa isang maliit, mas maliit na bahay doon. At pumasok siya kay Maestro Justiniano Cruz na kanyang estilo sa pagtuturo, ay pag hindi mo nagigets yung kanyang sinasabi, papaluin ka niya nung maliit na patpat. So, wala daw siyang, wala daw isang araw na hindi siya nakakatanggap ng palo. So, yun ang nangyari dyan. Subalit, sabi rin ni Maestro Justiniano Cruz, sa pagtatapos ng kanilang leksyon, wala na akong maituturo sa batang ito. Dahil napakagaling niya. O, di ba? Kahit puro palo siya. O, ngayong bawal na yan, makakancel ka. O, eto pa. Meron ding panahon, sabi niyan, na nakipag-away siya doon sa anak ng teacher. O, so, parang normal na bata din si Rizal, no? Pinagtanggol niya yung prinsipyo niya. Oh? Tingnan niyo mabuti ito. Naipatayo muli yung bahay nung, yung eskwelahan ni Rizal. Sa Binyan. Pwede niyo ulit pabisita doon. Ayan po yung bahay na yan. At ang natitirang poste na original, nandun pa. Oo. Okay. Balikan natin yung birhen ng Antipolo. Oh? Di ba ang pangako ni Doña Chudora? Pupunta si Rizal sa... Oh, natuloy kaya yon. Pero bagong lahat. Oh, ito pong birhen ng Antipolo. Alam nyo ba na sa Binyan, kung saan nag-aral si Rizal, may pinupuntahan siyang kapilya doon. Deboto kasi si Rizal ng birhen ng Antipolo. At hanggang ngayon, nakatayo po yung kapilya doon. Yung Chapel of Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje.
Paka-parish na ito. Ito siya yung una niya. Ito na po siya ngayon. At merong statwa ng Batang Rizal sa Binyan. Okay, yan. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Okay. Natuloy ba? Oh, babasahin ko mismo ang kwento ni Rizal. Okay ba sa inyo yun? Okay, eto na ho, ha. Naalala kong kaming magama, tatay niya, ay lumuwas sa Maynila pagkaraan ng pagsilang ng ikatlo kong kapatid na babaeng sumunod sa akin, si Trining. Noong ika-16 ng Hunyo, anong date ngayon? June 3. Sa June 6, ito na yung anong anniversary ito? 155th anniversary, June 6, ng taong 1868. Kung 1861 pinanganak si Rizal, 1868, 7 years old siya. Or 6 of 7. Sumakay kami sa isang kasko. Sa Ilog, Pasig yan. Sasakay sila sa kasko. Yung, kasi ganito yan. Pag sinabi ni Doña Lolay na dadali niya sa birhen ng Antipolo, hindi yun sasakay ka ng bus, tapos pupunta ka na doon, yun one day you're there. No. Hindi ganun kadali yun. Alam niyo ba na pagpunta lang sa Maynila, sa Calabas, sasakay ka rin ng kasko. Kasi kung may kabayo ka, may karuwahe ka, ibig sabihin mayaman ka, kung mahirap ka, sa kasko ka. Dati po, naglalakbay ang tao, bangka, hindi masya, walang mga kotse-kotse nun eh. At siilan lang yung may kabayo. Bangka talaga. Goods, sinasakay, bangka. So titignan yung mga ilog dito, yung lawa ng Laguna, ay lawa ng bae, importante yan. Oh, anyway, eto na nga, no? So sumakay sila ng kasko, tapos at some point, sabi dito, no? Sa sangkayan patubig, natotoo mabigat at mabagal, noon ko lamang napamangkaan ang maalong tubig ng Laguna o lawang malaki. Nabuo ang kalaman ko at yun din naman ang unang-unang pangyari na minagdamag ako sa tabi ng katig na hinahangaan ng kalawakan ng lawa katahimikan ng gabi kasabay ng paghahari sa akin ng isang mapamahiing pagkatakot nang mamalas ko kung papaanong namumulupot ang isang duhol sa isa sa mga kawayan ng katig. Gaanong kaligayahan ang tinamo ko nang mamalas na ang pagbubukang liwayway noon ko unang namalas kung paano ang sinag ng araw ay tumatama at nagkabunga ng nakasisilaw na ningning sa alon-along ibabaw ng malawak na lawa. Ganun na lamang ang katuwaan kong nadama at noon ko lamang kinakausap ang aking ama sa buong magdamag na hindi ako nagsasalita. So, madalang lang sila mag-usap. So, ayan ang nangyari dyan. Pagtapos ay nagtungo kami sa Antipolo. No? Pagkatapos po, at a certain point, hindi ko alam kung sa Taytay, no? Isasakay ka sa Duyan. So, hindi ho basta-basta ang pagpunta sa Antipolo. Hindi siya diretso. So, peregrinasyon nga siya. May sakripisyo na ibinibigay. At, eto na nga, no? Pagtapos ay nagtungo kami sa Antipolo, ito yung painting ni Fernando Morsolo ng simbahan. Ang ganda, di ba? Ngayon kasi puro bahay na yan. Hindi mo na makita yung simbahan, di ba, sir? Onti. Pwede kita mo from the main road, pero dami ng bahay. Oh. Hindi ko nais isalaysay ang matatamis na damdaming naranasan ko sa bawat akbang sa may baybayin ng Pasig na pagkaraan ng ilang taon ay siyang maging saksi ng aking mga pagdurusa sa Kainta, sa Taytay, sa Antipolo, sa Maynila, Santa Ana, nang dito'y dalawin namin ang aking kapatid na matanda sa Tornina na kolehiyala sa Concordia. Bumalik ako sa aking bayan at ako'y tumira pa hanggang 1870, taong siyang naging unang tanda ng aking pagkawalay. So, ang sinasabi dito, si Rizal po hindi pumunta doon kasama yung nanay niya. Nanay niyang nangako. Pero hindi kaya nung nanay kasi nga kakad-anak pa lang kay doon sa isang anak. So ang nagdala ang tatay kasi siya yung may kakayahan doon sa physical wear and tear na kailangan gawin doon sa paglalakbay patungo sa Antipolo. Eh ngayon, ginagawa ulit 'yan
naglalakad naman. Di ba galing Ortigas? Pupunta ng ano kapag Huwebes Santo ng gabi? Oh. Yan yung nasaksihan ko, sir. Nitong nakaraan, nasa Antipolo ko ng Huwebes Santo ng gabi, yung palang altar doon, sabi ko, bakit binabalot ng plastic yung bahagi ng altar? Yun palang ginagawa ng mga deboto, tinatapon yung mga barya at mga alay. Pera. Itatapon sa, parang ginagawang wishing well yung ano. Ang hindi ko alam, mamaya pag-usapan natin, sir, kailan ba nag-start yan? Yung ganyang practice. Kung mas, alam nyo, tulad ng nakita nyo kanina, ang kaalaman tungkol sa Antipolo ay lalo niyong makikita dito sa aklat ni Sir Michael de los Reyes na Morena Graciosa. Anyway, eto na po, no? Medyo patapos na ako kasi magkakaroon ng crisis eventually sa buhay ni Rizal. Bago siya umalis ng Maynila, around 11 years old, nagkakaso yung nanay niya. Nakulong ng 2 taon. Nakulong yung nanay niya. Bakit? Yung Jose Alberto, may asawa yun. Yung asawa niya ay pinagbintangan si Doña Lolay na gusto siyang lasunin. So, tumira si Doña Lolay doon sa malaking bahay. Siguro pinaghandaan niya ng pagkain. Pinakain niya doon sa aso. Ang bait niya, pinakain. No, natege bumbum yung aso. Sabi ko, nako, lalasunin ako ni Doña Lolay. Nakulong 2 taon. Tapos parang ang nangyari kasi doon, nagagalit na itong si Jose Alberto kasi itong si asawa niya ay ano, ay wag na nating pag-usapan, no? Medyo hindi na marites, hindi importante. Basta nakulong siya. Nakulong si Doña Lolay. Akmang-akma, papunta ng Ateneo si Rizal. Nanay mo nakakulong, aalis ka sa Kalamba, titira ka ng mag-isa sa Maynila. Siyempre, yung kalungkutan ay pupunta sa'yo. So, saan binuhos ni Rizal ang kanyang malulungkot na oras? Pupunta yan sa simbahan ng mga Jesuita. Sa chapel nila o kung sa San Ignacio yun. Basta pumupunta siya sa tagdadasal siya. At yung kanyang talento sa paglilok na ating nabanggit kanina, no, ay ginamit niya upang manalangin. Sapagkat gumawa siya ng isang imahen ng Sacred Heart of Jesus. Nung siya ay nasa Ateneo. Alam na natin na si Jose Rizal ay maglalakbay, magkakaroon siya ng ibang mga ideya, at isa sa mga ideya na makukuha niya sa Europa ay yung deismo. May panahon na si Rizal ay pinag-isipan kung siya ba'y katoliko pa o hindi na. Sumasok siya sa masoneria na hindi naman reliyon, ano? Pero doon niya naisip na ang ideya na ng Diyos ayon sa kanyang pakikipag-usap sa isang paring Jesuita ay yung tumutugma doon sa deist. Ano yung deist? Naniniwala daw siyang may Diyos. Naniniwala siyang may Diyos. Pero yung Diyos, siya lumikha ng mundo. At sa katapusan ng mundo, naroon din ang Diyos. Pero sa pagitan niyan, hindi siya nakikialam sa tao. So kahit magdasal ka sa Diyos, hindi siya makikialam sa iyo. Ang nagiging sanhi ng nangyayari sa buhay mo ay ikaw. Kung ano yung ginawa mo, konsekwensa niyan, ikaw. Kasi binigyan ka ng Diyos ng malayang pag-iisip. Yan ang kanyang paniniwala. So nagkaroon siya ng crisis of faith. Pero nung mamamatay na siya, di ba, hinatulan siya ng kamatayan, December 29, ang nangyari, anong ginawa niya? Dumating yung mga paring Jesuita, ang una niyang tanong, nasa inyo pa ba ang aking Sacred Heart? At sa huling araw ng kanyang buhay, napasa kanya yung Sacred Heart of Jesus. At sinasabi nga ng bagong ebidensya na talagang nag-retract si Jose Rizal. Ni-reject niya yung masonry,
at bumalik siya sa simbahang Katolika. Bago siya namatay upang pakasalan si Josephine Bracken. Si Rizal ba ay nanampalataya ulit kay Kristo? Hindi ko masabi yan. Pero doon sa huling tula niya, meron siyang ibinilin. Pag ako'y namatay, lagyan niyo ng krus ang aking libingan. Eh kung hindi mo siya naniniwala kay Jesus, bakit naman niya palalagyan ng krus? Eh alam natin na ang simbolo ng krus ay ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoong Jesus Kristo. Numero uno. Numero dos. Merong libro itong si Rizal na hawak-hawak. Ang pangalan nun, Imitacion de Cristo. Thomas A. Kempis. Ito isang libro na tumutukoy sa kung paano bagayahin ang ating mahal na Panginoong Jesus Kristo. Kanino niya ito binigay? Sa pinakamamahal niyang asawa. Nilagay niya doon, to my dear and unhappy wife, Josephine, December 30, 1896, Jose Rizal. Kung hindi naman ako naniniwala kay Kristo, bakit ko naman bibigyan ng imitasyon de Kristo yung pinakamamahal kong babae? Parang sinasabi niya sa bansang Pilipinas, gayahin natin si Kristo. Let us imitate Jesus. So, sana po, kahit papaano, ay may reflection po tayo tungkol sa faith journey ng batang lagunenyo. Ha? At makita rin po natin na yung kanyang paglalakbay ay paglalakbay din po ng ating puso para mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Maraming po salamat at mabuhay tayong lahat.